Ano sa'yo? Sir, masakit yung dito. Wala kang pain. Ang COVID. Tapos yung dito, parang kumukunay ko dito. Parang kumukunay ko dyan. Why pain issue? Pull back. Kapabuhat yata eh. Sakay yung dito ko. Pull back. Pati sa pagitan ng ano mo? Ito. Mabilis mangalay eh. Pagka yung tool ko na kagala. Mahawit dito. Ito masakit yun. Ito yung mga dalili mo? Pa, eh, di ko alam kung gout yan eh. Hindi ka nagpa-check. Nagpa-check ako ng lab, pero normal naman lahat. Nagpa-x-ray ako, normal naman yan. Hindi, sa ano, yung blood chem. Yun ang ano, dun malalaman yung ano. Pag mataas yung uric acid mo, yun yung gout. Hindi eh, kasi nung lumabas, sabi ko, doktor, kumusta po yung ano yung uric? Normal naman lahat. O, yun, wala kang gout. Tandaan mo yung uric. Pag tumaas yung uric acid nyo, yun yung gout. Hindi ko alam ba't sumasakit yung, matalino. Pakitubod. Ano nirarayo? Iba naman yun. Rayuma naman yun. Sa mga pagkain natin yan, yung akala mo, bigla na lang sumasakit. Kahit kung kailan nakapahinga ka, nakahiga ka, bigla may kumikirot-kirot sa pagkain natin yan. Baka may nakakain kayong sobra-sobra sa ano. May ingat lang sa pagkain ng kumakain yung alaman doon. Eh, ba't sumasakit? Kasi siyempre, sa dugo natin yan. Hindi yan basta-basta sasakit ng walang dahilan. Hindi ka naman ata natumba. Hindi po. Ha? Relax na. Eh, okay naman kami yung uric mo. Baka naman dun sa rayuma. Siguro. Trichis yan kasi. Pero yan naman yung rayuma. Hindi naman consistent yan. Yung may masakit, hindi. Nawawala rin yan. Yung dito ko, pagka natulog ng mga afternoon 3 hours, pagkisip ko masakit na, hindi na makatulog. Iyan naman, ano naman yan, this problem naman yan, madali na yan, kaya natin yan tayo. Higang patagilid, sir. Higang patagilid? Yung higaan mo ba, no? Matigas siya? Hindi naman. Yung context. Okay naman yun, ah. Yan, kailangan na babagong posisyon. Papa. Isang taong sopa, hindi naman bandage yun. Maganda yung bandage yung original. Sir, pwede ko bilhin yung nakita ko sa FB na yung parang nilagay ko yung pagod? Oo!
para makalat ng bagay dito. Pwede naman. Ang pero ano yun? Dahan-dahan yun, sir. Hindi yun ano. Baka matisgrasya kayo ron. Siyempre, yung mga PT ang gumagawa, nakikita mo yung mga kaero. Pag sila nagsasample, okay lang. Pero tayong mga normal lang, yung sabi natin, wala tayong knowledge about sa mga, ano, mga disc or ano, ligament sa loob. Kailangan dahan-dahan yun. Hindi mo bibiglayin yun. Para kasi nakano yun eh, na mountain. Diba, nakaganyan. Pagka kasi masakit ng balakang mo, pag pinilit mo yan, baka pumutok yung tinatawag nating mga disc lalo. Okay. Ang gagawin mo, di ba? Medyo, unti-unti mo. Pag kaya, bumaba mo ba? Huwag mong igagano kagad yun, oh. Ah! Subot na lang. Sinigaduin yun. Baka kasi, siyempre, wala kayong knowledge about okay. Yun. Kaya nga, ang gagawin nyo, baka mapasama kasi, baka masobra kayo. Dahan-dahan lang kung hanggang saan ang kaya. Oh, huwag mong titigasan, lamputan mo lang. Oh, kaya pa? Kaya? Oh, dahan-dahan. Diba nakikita mo pag sa FB? Oh, exaggerated yun. Walang ganun. Ang pinaka-the best, safe. Kasi yung ganun, yung overbend na ganun, baka magkaroon kayo ng lordosis na tinatawag. Exaggerated, ano, curvature, yung tawag dun, lordosis. Ang pinaka-the best na lang, nakaupo ka na lang. Ayan, katayo ko na lang. Yan ang pinaka-safe. Okay? So, ilang ganun? Tag-isa lang, one by one lang. Mas safe yun. Kaysa yung ano. Kung bibili ka nun, tatansyahin mo. Kasi baka masakit na yung balakang mo. Pwersahin mong patunugin. Ay ayaw. Uulit-ulitin mo. Ah, yaring ka. Baka pumutok lang yung bis mo. Yung iba, nakikita mo sa mga advertisement. Exaggerated yun. Walang ganung kalakas. Kaganun talaga. Nakamike yun. Nakamike yun. Baka yun din ang ini-expect nyo eh. Siyempre, baka mamaya, ay, parang hindi ganun yung narinig ko sa TV ah. Ulitin ko nga. Ganon din ang style na yun. Siyempre kami mga ano, trabaho namin to, alam namin kung hanggang saan lang. Kaya sinasabi ko sa'yo, baka bumili ganon, baka dahan-dahan mo, baka bigla mong ihiga. Eh yung mga isang belt na kinakabit dito? Walang problema yun. Walang problema. Okay. Ano yung goods yun, yung tinatawag na parang gilder? Oh, yung gilder ba yun? No, walang problema yun, walang magiging kaso yun. Okay. Yun lang nagiging kaso nun yung sinasabi mong kasi over, minsan over ano yun, yung ganitong ganito, tayong-tayo. Hmm, okay. Ganito, tayo ha. Mas safe yung ganito sa atin. Oh. Yan, kabila. Yan, mas safe yan. Medyo okay. Lakas muna ng konti. Ha, isa pa. Isa. Mas safe yan, ganyan. Yan ang gawin nyo. Wala kayong magiging problema sa back pain. Tapos saklusan mo lang ng paw yan. Bawaling yung misis ko naman, no? Kasi pawin. Yun. Pawin lang talaga ang susunod dyan. Okay? Huwag ka lang magbabasa, o. Oh. Check mo yung likod mo. Balakang mo. Check. So, pwede ba exercise yung sa umag yung inabot mo yung pit mo? Oo. Okay. Ito, kasi mahalaga yan sa hamstring natin. Okay. Okay? Pabalik ba ako next week? Or? Wala na. Hindi ka naman severe, eh. Yan. Wala na yan. Maniwala ka sa 3 to 4 days. Mas pinakamaluwag na marami. Patagal na kasi ito, eh. O, so, kita mo, ano paramdam mo yun? Eh, medyo may ramdam ko pa yung mental eh. Oo. Pagka nawala yun eh. So, kailan pwede maligo? Bukas na. Bukas na. Okay? Sige. Thank you. So, saan pa